for your presence in our midst, Lord. Dalangin po namin, I pray, O God, this morning, Lord. Hallelujah, empower your people, O God. Lalo maging kamukha mo ang bawat isa. Masayang sumusunod at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, let there be, O God, favor, Lord. Let there be wisdom and understanding, Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isang makikinig at susunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po, magpapalain ang bawat isa. Salamat sa aking boses. Patapos na ng aming concept. Lord, O God, magpapalain mo ano, pag-upsipon, Lord, pero si Lord ay hallelujah. Ang kailang magagamit natin. Amen. Excited ba kayo? Praise God. Hallelujah. Sa mga fest, ay lilipat na tayo. Para tayo ng Nueva Ecija para sa camp player natin. Third camp player. Kasi meron po tayong ginagawa rito. Once a year, meron po camp player. Praise God. Kayong mga kasama sa camp player, kaway-kaway, tapos ang kamahay, kaway-kaway. At sumaya ang bawat isa. Kung ikaw ay hindi kasama, sumaya ka pa rin. Praise God. Hallelujah. Ang number one dyan, ito very familiar verse, pero it's a powerful verse. One of my favorite verse, Psalm 37 verse 4. Delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Praise God. Hallelujah. Sa ibang expression mo sa NCV, ang sabi doon, enjoy serving the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaya nga, alam nyo yung mga masasayang tao, malapit ang pagpapalas sa kanila. Praise God. Hallelujah. Pero yung mga nakasimangot, malayo ang pagpapalas sa kanila. Kasi alam nyo po, si Ninoy, nung siya'y buhay, siya po ay talagang nakaranas ng mga kalungkutan dahil nakakulong. Hindi nyo napapansin, nilagay na nga sa pera, nakakalungpapa pa. Kasi malungkot siya. Mukhang hindi niya or nangalang. Sino rin lang siya, oh. Bakit siya malungkot? Sabi niyo bakit? Bakit? Hindi nakakapagsumpa. Si Andres Bonifacio lagi nagsisipay. No? Pero tingnan niyo po. Hallelujah. Masaya. Alam mo, pag nung dumating sa'yo, pag si Ninoy dinalaw ka, masaya ka. Pero mas masaya kung ang dadalaw sa'yo, si Tito Bigyan Joey. Yeah. Pag si Tito Bigyan Joey ang dumalaw sa'yo, mas masaya ka kaysa kay Ninoy, di ba? Tignan mo yung katabi mo, gusto mong dalawin ka ni Tito Bigyan Joey? Sumaya ka. Kaya yung mga hallelujah, gusto maka-accept, makasama sa kamler, pero wala pang pera, sumaya ka! Kung ano yung isaw lang, kaya hindi ka makasama dahil wala kang pera, sumaya ka! Habang sumasaya ka, praise God, binubumbo mo yung katabi mo. Sumaya tayo pareho. Sorry to God. Malay mo, may dumaloy ng paper si Lloyd. At bigla kong isa mo. Sorry to God. Sumaya ka. Kaya sabi ko sa katabi mo, sumaya ka. Hallelujah. Sorry to God. Hallelujah. At the same time po, hallelujah, next Sunday, hallelujah, first Sunday, May 5, May 5 na May na pala, no? Bilis ng panahon, no? Joy to God. Marami na naman ang bear. Praise God. Hallelujah. Ay, anniversary ng ating church. 17th anniversary ng church. Praise God. Hallelujah. At ito ay gagawin dito. Dito lang natin gagawin. Hindi tayo napayagan dyan sa harap sa audiovisual room ng Paranaque National High School. Kaya dito natin gagawin. Hindi na bali po. Kasi ito po ay lumululan ng 500. Ito, patok-patok lang. Mga 500. Siksikin natin dahil ito. Hindi na bali. Basta't mag-celebrate tayo. Parang nangyari nun. Lumulan ko ng 200 plus. Ang extreme anniversary. Nung nandito may tao dito. Kaya yung mga speaker at dito lang. Eh, di ba ni? Masa-masaya tayo. Dahil last na natin, nagdito magse-celebrate ng anniversary. Dahil ilang months na lang, ay lilipat na tayo ng lupa. Amen? Saan tayo lilipat? Sa Apari.
We are trying target na lugar. Hallelujah. Kaso ka lang ginagawa ko po, ongoing ang construction. Ito po ay malapit sa Paranaque City Hall. At bagong building, kaya bagong building. Yung lilipatan natin. Amen? Amen. Dahil yung aalisan natin na building nito ay bagong-bago rin. From 1950. Hallelujah. Kaya yun po, in-announce ko na po at mamaya ulitin yun po ang announcement. Kaya praise God, sumayang bawat isa. Amen? Amen. God, hallelujah. Kasi na kayo, parang yung ibang-iba boses ko. Alam niyo, ang boses ko si Basil Valdez. Kaso nga lang, ay iba eh. Praise God. Ang boses ko yung momo. Okay, God. Sabi mo sa katalawa, ready ka na ba? Amen. Anong sagot? Amen. Pinag-uusapan natin because we believe that this year, 2019, is a year of amazing breakthrough. Praise God. Ito po ay si Lord mismo ang nagbigay, and amazingly, si Lord din ang bibigay ng wisdom as well as revelation, hallelujah, as we obey and follow the Lord's instruction. Amen? Siya magbibigay ng wisdom, ito yung mga pinag-usapan natin. And praise God, kasi po, nagbigay si Lord, paano ka maka-experience ng amazing breakthrough? Imagine breakthrough na amazing po. Praise God. Hallelujah. Kinanta namin kanina, natutunan po namin yan sa Palawan na nagagaling lang namin, kawin lang namin last week. Praise God. Yung kantang yun, yung pinaka-the-best na dinig yun. Amen. Dito ba kayo kanina? Amen. Naluluha po ako, naalala ko po yung lola kong namatay. Kasi po, eh, grabe. Hallelujah. Eh, yung pinaka-the-best, ang ganda eh. Ikaw ay mag-o-offer talaga kay Lord, ang bibigyan mo dapat pinaka-the-best. Amen. Amen? Amen. Amen. Kaya, ilan po kami mong galing doon, kaway-kaway nga yung kasama ko sa Propalawan. Hindi nga, kaway-kaway nga yun. Nakakalala yun. Praise the Lord. So, yung iba po ay first time sa aeroplano. Akamakama. Kasi yung sabi ko nga kailangan. Mga first time si Joy, si Ann, si Joanna. Mga first time sa aeroplano. Yung mapalit sila kasi yung summer. Pag summer, nagagawa lang ang daan, walang lubak sa kalamikan. Masaya. Hallelujah. Glory to God. Amen? Amen. Ito mga yung katabi mo, malayo mararating mo. Malayo. Eh, huwag ka muna mag-boyfriend. Boyfriend. Kamatapo ka. Praise God. At huwag muna rin mag-girlfriend. At kung ikaw lalaki, ako rin po, hindi ako mag-girlfriend. Bakit? Gusto ko po boyfriend. Eh! Ready na ba kayo? Yeah. Usapan natin how to experience amazing breakthrough and breakthrough strikes in 3 things. Ilan? 3 things. Number 1, alam niyo yan. Number 1, ayun o. Very good. Number 2, we learn to fight for your faith. Number 3, may we embrace the vision that God has given. Sauladong-saulado yan ni Roger. Pakitulit, Roger. So, number 1, breakthrough strikes. Number 1, when standing. Ang tubo yun. When standing. When you stand in the truth. Yun, praise God. Number 2, when you sit on the truth. Praise the Lord. And now, number 3, the pin. When you have faith, that God has given. When you stand on the truth, when you fight for your faith, and then when you embrace the vision that God has given. Amen. Makakaranas ka ng breakthrough. Amen. Amen. Kaya ang katotohanan tinitindigan. Amen. At
Kung ikaw ay hindi mo lang yung pinaniniwalaan, dapat tindigan mo ang katotohanan. Amen? Karapat-dapat lamang katindigan ng katotohanan. Maganda magkaroon ng prinsipyo sa buhay, pero make it sure ng prinsipyo mo sa buhay yung katotohanan. Amen! Hindi po tayo naniniwala sa mga tradisyon na kung saan, alam niyo, kung mabalis sa gabi kasi lalabas sa palas. Hindi ba yung naniniwala doon? Kapag may patay, ay ano, huwag ka maliligo. Eh, alam mo, pero mo, kung iguguro din ang isang linggo ka hindi maliligo, pag may katabi ka, mamamatay ka. Mamamatay yung katabi mo. So, dahil sa bantot mo, di ba? Hallelujah. Yung mga tradisyon na kinagisgan ng mga tradisyon. Sa amin, ako po ay taga-Norte, taga-Pangasin ng Poho. Pag-Martes at saka Biyernes, yung mga matatanda, hindi naliligo. Basta Martes at Biyernes. Yun sa akin, taga-Pangasin. Basta Tuesday and Friday, hindi maliligo yung mga matatanda. Hallelujah. Kaya pag wala sa Tuesday at Friday, huwag kang tatabi sa matatanda. Hallelujah. Hindi naliligo. Hindi tayo naniniwala, ang tinitingnan natin ay katotohanan. At anong katotohanan? Ito yung nakasaad sa banal na kasulatan. Amen! We believe in the Bible. Amen! Amen! The Bible is the truth. The Bible is the Word of God. Amen! The Word of God is powerful. Amen! Hello, amen? Amen! Kaya sabi ng John 8:32, if you know the truth will set you free. Amen! Praise God. Hallelujah. Amen! Amen. And number two, when you fight for your faith. Amen! Ano no? Pag ikaw ay, hallelujah, the moment you decided na ano, tatayo sa side ng Panginoon, hallelujah, at nanampalataya ka sa Kanya, merong hindi matutuwa. Sabi niyo, sino? Sino? Ang diablo. Kasi dati kayo sanggang dikit. May Satanas. And suddenly break na kayo. Hindi siya matutuwa. At magugulat ka na lamang, ang gagamitin ng diablo sometimes, eh, hindi ka makapaniwala dahil yung dati mong kakampi, yun na yun, pag nasa katotohanan ka, nakaaway na. Yun. Amen ba? Yes! Yung mga dati na kung saan, hallelujah. Glory to God, eh, mga kabartats. Praise God. Suddenly, bigla ka na lang hindi mo makakasama. Kasi dati-dati, red. Red. Nakalabas yan ang lay, malayakali. Paano ba? Paano? Jerome. At sabi nga ni Jerome, patutuloy niya. Dati-dati po dyan sa Green Hills. Sa Green Hills yun. Eh, ano po. Mas matagal pa ako sa mga tato. Pero praise God. Ngayon po, hindi na po, sabay na kami ng tato. Pwede po, look lang. Praise God. Eh, hindi matutuwa yun 100%. Ang demonyo ay talagang demonyonic. Kung merong ayaw kang magbago, ang demonyo. Kung merong pipigil sa pagbabago mo, ang demonyo. Hindi ko sinasabi pag may pumipigil sa iyo na mag-church po ako. Hindi! Huwag ka rin! Ay, demonyo ka! Hindi! Huwag mo ka galing eh! Mamaya, papagkamalan ko ako. Sino nagturo sa niya? hindi gano'n ang sinasabi ko, ha? Hallelujah. Glory to God. Kaya, hindi siya mapayad na magbago ka. Bakit? Mag-break na kayo. Kaya, may mga persecution kang naranasan. Kaya, at the moment na may experience mo persecution, fight for your faith! Amen! Ang labanan na ito, hindi labanan physical. Ang laman ito ay labanan spiritual. Amen. Kung gusto mo maka-breakthrough, nagsisimulan lahat ng bagay sa spiritual. Amen. Breakthrough in the spirit. Amen? Amen. Amen. And number three, another, gusto mo maka-breakthrough ay alin? Hallelujah. Where the moment you embrace the vision that God has given, amen, tayo po yung mga tao, mananampalataya, na may mga pangarap sa buhay. Amen. Ang pinakakawawang tao ay yung tao walang pangarap sa buhay. Yun ang pinakamahirap na tao. Hindi yung bulsang naman. Ang pinakamahirap na tao ay yung tao na walang pangarap sa buhay. Yung complacent? Another word for complacent is laziness. Natutunan ko po yan kung matang kami pastors and leaders encounter sa Cuneta. Recently lang.
ano, ang laziness is a terrible demon. Categorized as terrible demon. Tinoy mo? E pag ikaw ay tamad, meron kang terribleng demonong karga. Delikado pagtatamad-tamad. E tingnan mo yung katabi mo. Pagtingin na kayong dalawa, alam mo na yun, parehas kayong dalawa. Huwag kang tamad. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Sabi mo sa sarili mo yun, huwag kang tamad. Mahirap maging tamad. It's a terrible demon. Hello, amen? Yes! Saan ka lang masiba? Paglalaro ng gadget? Pagi ML? Yes! Until now, di mo pinaniwala na ang ML ay talagang gawa ng demonyo. Sige, magpatuloy mo. Para sirahin ka. Ang mahirap mo, pinagtanggol mo ba yan? Sige, magpipiestahan ka ng demonyo. Recently lang, noong Friday, sa Cell Summit, ay dinaanan pala ni Pastor RJ, kasama ni Bishop Orien, na kung saan, ang pinakamagal daw nitong ML na to ay Dota. Kaya, grabe ang demonyong talaga niyan, ML na yan. Kaya pag pinagtatanggol mo, hindi mo ka. Hallelujah. Ako, nagsabi ako rito na kung saan i-delete nyo sa mga gadget nyo, sa mga cellphone nyo ng ML. Pag hindi nyo i-delete, ibig sabihin nyo, ay nako, inaalaw mo ang demonyo na pagpiesta ka. At pag hindi mo magsundin yung aking instruction na ito, hindi ako nawalan. Amen. Glory to God. Yan, challenge ko sa Palawan. Na kung saan eh, ano? Hallelujah. O sino, nag-aminan sila, yung mga nag-ML. Tapos sabi ko, mamaya, i-delete nyo yan. Nag-delitan sila. Hallelujah. Ang masakla. Hallelujah. Ay, ano? Kung ikaw, magtatanggol mo pa yan, you allow the demons na, ano, magpiyasahan ka. Hello, amen? Amen. Pero ngayon, after kong padilit yung ML na yan, lutos ako kayo ngayon na mag-ML. Pag nadilit nyo na yung ML, ngayon mag-ML na kayo. Pero ang ML na yun, ang ibig sabihin, makinig lagi. Amen! Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ML tayo ha? ML ha, hindi MU. Baka mami, katabi mo mamay, mag-ML tayo ha? Kung gusto mo naman, para mas masaya, anong ibig sabihin ng ML? Mataba lagi. At doon, at kung saan, pinag-usapan natin, yung tatlong yun, nire-review ko lang kayo, kasi sabi ko, isang taon natin pag-usapan to. At makikita mo, hallelujah. Natutuwa ako kanina, habang mag-testify dito si Sister Myla. Natutuwa ako. Kinakabahan siya. Hindi niya alam paano siya magsimula. Kinakabahan siya. Tapos mamaya, sabi ko sa anak ko, yung Sister Myla, kabado-kabado, ngayon na abuelo na. Hindi niya alam paano magsimula kanina. Ngayon, hindi na niya alam paano matapos. So, hallelujah. Pero ito ka, may ano pa, may sense of humor pa niya. Yan, nakakaalan tayo. May sense of humor pa. Praise the Lord. Glory to God. At pinanyalawan, alam niya yung anak na si Mika eh. Dati po ay may terrible demon. Lazy. Eh, hindi, masipag na ngayon si Mika. Praise God, masipag na yan. Pati si Jaleo, masipag na yan. Praise God. Magugulat kayo. Hallelujah. Kung daan itong dalawang to dati dati, ipinaglalaban nyo, magugulat kayo ipaglalaban. Magugulat kayo. Magbo-volunteer kong dalawang to. Ma! Kami na ang maglalaban. Ay,
Dahil kita mo talaga kasipagan, pambira. Nakikita ko yun eh. Talaga iba-iba ang mga ampun eh. Pero kinakapakin yung ampun, si Sophia. Ay, gusto mo mag-exercise, alagayin si Sophia. Ako mo ka rin, saktan ko talaga na. Si Sophia. Sophia eh. Kay Sophia, pag oras na ako ay suko na, pupuhalan ko ng hangin. Kaya lang. Medyo titigil na yan. Yun ang papatigil sa kanya eh. Sino yung katabi mo? Pag makulit, angin lang. Praise God. Amen? Kaya dito po, pinag-usapan natin, andito tayo ngayon, yung process of breakthrough. Pinag-usapan natin yung isa sa process of breakthrough. Bakit ayaw? Ayaw dumaan yung proseso. Ayaw, pinag-usapan naman ang pinag-usapan. Pinag-usapan naman. Baka naman hindi na yun yung... Ito din yung laptop. Ba't ito? Na yung laptop mismo. Ha? Yung laptop na hang? Ha? Tama kayo? Hindi ko. Ena. Iyan mo, iyan mo. Laki. Hello, amen? Pinag-usapan natin ang tatlong lugar yan. Ilan? Tatlo! Praise God. Number one, pinag-usapan natin, pakibasa? Egypt! When you say Egypt, it's a picture of a sin. Sin and slavery. Praise God. Hallelujah. Pagiging alipin, ang mga Israelites ay alipin sa Egypt. Pag sinabi mo alipin, alipin ka, you have no rights and lefts. Wala kang anumang karapatan. Magtatrabaho ka ng malakang anumang tatanggapin. Bakit? Ang nitinigin. Kaya si Lord hindi pumayag na manatili sa Egypt. Amen? Amen? Amen. Ikaw ay huwag kang papayag na manatili sa Egypt. Ilalabas ka ni Lord. Amen. Sa Egypt. Sa Egypt ng kasalanan, Egypt ng kahirapan, Egypt ng lahat ng pagkaalipin. Gumawa ang Panginoon ng paraan. Ano yun? Bumukas ang anin, Red Sea, yung dagat na pula, bumukas yan, nahati, gumaan ng mga Israelites. Hinabol sila ng mga Egyptians, pero sila'y napahamak ang mga Egyptians. Pero ang mga Israelites, hindi, ligtas. At sila'y nakarating saan? Sa pangalawang place na kung saan, ay ano, pakibasa. Wilderness! Pakilakas! Wilderness! Praise God. Sa Egypt, ay ano, 400 years silang naging alipin. At gumawa ang Panginoon ng Himala. Praise God. At nakalabas sila ng Egypt. At dito sa wilderness, hallelujah, supposed to be going to the promised land, ay ano, pwede ng 14 days lang makakarating na. But the thing is, inabot sila ng 40 years. Why? Eh dahil din sa kanila. Alam mo, ang wilderness, ang isa talaga mahirap na daanan. Bakit? Ang iyong kalaban sa sarili mismo. Hello, amen? Sabi ko nga eh, yung wilderness, ang pinaka-root word niya, why? Praise God. Yung why? Ang ibigil sa'yo, yung pagiging why. Tingnan mo yung katabi mo, ha? Why? Yung why? Kaya, alam nyo, dito sa wilderness na to, dito ididil yung mga bagay-bagay na dapat alisin at baguhin mo sa buhay. Amen. Wilderness, hallelujah, is a place of what? Pakibasa? Running. Running, hindi praning. Praning. Yes, pruning. Sabi mo, pruning. Pruning. Hallelujah. Eh, kung hindi ka na-prune kasi, mapapraning ka. Yun. Praise God. Hallelujah. Ah, yung process of pruning, ako, ibang usapan mo. Masakit yun. Praise God. Hallelujah. Bakit? Yung mga bagay-bagay na ano, lalo na yung mga bagay-bagay na pinoprotektahan mo, may expose yun. Masakit yun. Bakit? Kasi kaya ka pinoprotect. The very purpose behind
pruning is ano? To become fruitful. Yes! Bakit ipinuprune ng isang prutas? Bakit? Para maging mabunga. Yes. Alam mo, bakit kinaayos ng Panginoon? Bakit may mga nag-check-check sa'yo para maging mabunga ka? Yes. Kasi pag hindi ka na-prune, ikaw ay hindi magiging mabunga, magiging mabunga nga ka na. Hallelujah. Amen ba? Amen. Kaya, nadaanan mo yan. Hindi mo nakapapansin. Kaya dito sa lugar na ito, sa church na ito, sa mga baguhan, ito po, ang turingan dito ay pamilya. Family. Sabi mo sa katabi mo, family tayo. Kahit hindi tayo magkakulay, magkapamilya tayo. Kahit hindi magkakulay, praise God. At ang basehan ng ating relasyon dito, hallelujah, matibay. Bakit? Ang ating relasyon ay meron din blood relationship. Oh, wala akong blood relationship dito. Bakit? Layo ng kulay namin ah. Meron. Iisang dugo lang ang tumbos sa atin. Ang dugo ng Panginoong Jesus Christ. Kaya, sabi kasi ng iba, blood is thicker than water. Meron tayong blood relationship. It's the blood of Jesus. Praise God. Amen. Amen. Ito process mo to. Ayan o. Kailangan mong daanan. Bakit? Para maging mabuti. Amen. Amin ba? Yeah. Sabi ko nga, maging observant kayo. Huwag maging observant. Maging observant. Kaya nakikita mo, alam mo, may nakita ka, bakit ang yaman nito pinagpapala? Huwag kang maingit. Pag naingit ka, observer ka kasi. Ano gawin mo? Maging observant ka. Ano gawin mo? Alamin mo, si Christian, bakit kaya siya napagpala? Ano kaya ang mga ginawa at pinaanan niya? Ayun, matututo ka. Pag observer ka, ang hinahanap mo mali. Pag observant ka, tinitingnan mo yung dapat mong gayahin na tama. Amen. Maliwanag? Yes. And then, it's a process also of what? Confrontation. Masakit din yan. Bakit? Yung pag nagkamali ka, i-confront ka. Kaya ang confront, tanggalin mo yung confront, haharapin ka. Hindi talipuran, kundi harapan. Oh, mali yan. Praise God. Masyado lamang mahirap, naghihirap ang buhay mo. Bakit ang damit mo ang iglina? Pero magsasabi sa'yo. Okay. At pag ikaw babae, ay dapat maging babaeng Pilipina, kadalangang Pilipina. Kapag yusukong ka, ang gaganyan. Ihinagal mo ang iyong sarili. Pero pag ikaw lalaki, huwag ka naman gaganyan. I mean, simple. Nagbibigay ako ng mga sample na simple na na kung saan, hallelujah, eh meron dapat nag-go-out sa'yo. Kaya nga, dito bilang disciples, meron kang tools. Meron kang discipler. Amen ba? Amen! Ang discipler mo, ang coach kasi, hallelujah, panuunin niyo ang coach Carter. Hindi na lang, panunan po namin doon, maraming guests. Panuunin niyo ang coach Carter. Nanalo sila, pero ang kanilang pag-uusapan ng coach, kahit nanalo na sila, ayun o, ang pag-uusapan nila, kung ano yung mali nila. Nanalo na, ang pinag-uusapan, mali pa. Why? There's room for improvement. Amen. Praise God. Amen. Ang coach mo kasi, hindi niya titignan yung, ano, yung nagawa mo, titignan niya yung hindi mo nagawa. Yes. Yan ang coach. Hello, amen. Amen. Sabi niya, ito, ay, ako, bakit ganito? Hallelujah. Eh, magpo-concentrate sa mga mali. Bakit? Para lalo kang bumali. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, dito, magtibay ang relasyon. Bakit may disciples ano, may nagdi-disciple sa iyo, merong design program of discipleship. Kaya nga po, hallelujah, meron po, hallelujah, mga mag-train sa iyo because you are a leader in the making. Amen. Praise God. Amen? Amen? Leader in the making. Praise God. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are a leader in the making. Praise God. Kaya may mga confrontation. That's wilderness. Praise God. Diyan, dinil ni Lord. Ang alin? Ang mga Israelita. Saan? Sa wilderness. Lumabas ang mga ugali na hindi tama. Mga grumbling and complaining. Walang ginawa kundi mag-grumble. Walang ginawa kundi mag-complain. Did you know that? Hallelujah. Did you know that grumbling and complaining is a terrorist in the promised land? Grumbling, I repeat, and complaining is a terrorist in the promised land. Alam mo po, grabe, yung mga grumbler, yung mga reklamador, ay naku, pambihira.
Panginoon. Nagkasala ang mga Israelites sa kasalanan pagsamba sa Diyos Diyosan, libo na matay. Nagkasala ang mga Israelites sa kasalanan adultery, libo ang namatay. Pero nung nagkasala ang mga Israelites, saan? Sa pamagitan ng grumbling and complaining, lahat na apektuhan. Hindi nakapasok sa promised land. Even Moses! Napektuhan. Kaya gagawin mo lang, yung ugali na pag-complain, yung ugali na pag-grumble, akala mo, pag i-reklama doon, akala mo ganun-ganun lang, nako! Hindi ka niyan. Yan ang pipigil sa'yo para makapunta ka sa promised land mo. It's a terrorist. Kayo, ano, pag-ignore sa mga bagay-bagay na ano, nako, ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Hallelujah. Praise God. Hello, amen? Amen. Kaya matuto ka na, hallelujah. Matuto ka na, matuluri, i-train mo. Train yourself to become obedient. Amen. Praise God. Hindi lang yung magbuhang mabait. Be obedient. Amen. May mga tao mukhang mabait. Pero mukha lang. May mga tao naman mukhang demonyo, pero mabait. So, makikita na, bakit ka naloko nun? Hindi ko siya inaasahan. Bakit? Kasi yung bait niya eh. So, yung pala, yung bait na yon, pag in English mo, yung bait, pati mo. Praise God. Amen? Amen. Yung kapapanloko sa mga mabait. Uy. Bakit nakautang sa'yo ng malaki? Kasi, ang bait niya eh! Ang buhutang! Ang nakautang na! Pagsisingil mo! Ang bait niya kasi! Kahit naman, may dalawang katangian na positive. But the thing is, dapat iayos! Sabi niyo na yun! May dalawa! At masipag at saka committed! Dalawang katangian na dapat lang magiging masipag at committed. But the thing is, check natin, iayos natin itong masipag at committed na ito. May mga tao na masipag pero hindi committed. May mga tao na committed pero hindi masipag. Ay, hindi na yun ba yun? May kailangan. May mga tao na ang sipag ha, pero hindi committed. Pinipili lang yung iba. Sipag. Pag may okasyon, ang sipag niya. Pag may kainan, ang sipag niyan. Pag may pagpapala, ang sipag niyan. But not committed. Hello, amen? Amen. In short, ang pagiging masipag niya, selective lang. Pero pagdating sa, hallelujah, commitment sa Panginoon, wala, hindi mo siya masahan. And yes.